betul. So yan mga kabobre, asintado. Yan, putol mga kabobre. So mga kapobre, yung design ko ganito. Gagawa muna tayo ng design na ganito. Yan, kikita nyo mga kapobre. Galing dito. Dapat dito straight yan mga kapobre. Straight. Ganyan. Yan mga kapobre. Kitang-kita na siguro mga kapobre. Kasi ito mga kapobre, dito ito makalagay. Ganyan. Yan. So sige mga kapobre, gagawin pa namin yan. Okay kayo porma ah. Dadara na dito mo. Parang hirasa ni mama. Sipyat po na. Claro. So what's up mga kapobre, ito na lahat yung mga materials na kakailangan para gumawa ng marble gun. Unang-una, meron tayong bat, tapos itong PVC na maliit para lalagyan ng julen. Yan, dalawa yung ginamit ko. Tapos ito yung tanke. Tapos ito, mga kapobre, border yan, lagay dito sa gitna dito. Ito sa gitna, lagay. Diyan. At isang pangtakip dito. Yan, ganyan. Ayun. Masok na mga kapobre sa loob yan. Saka epoxy. Epoxy lang. Ito 90 pesos. Post wire at sanggunting. Yan lang lahat mga kapobre ang mga kakailanganin para gumawa ng marble gun. Kapobre, dalawang kwarto lang to, isang border lang sa gitna mga kapobre. Tapos mga kapobre, bubutasan natin dito. So what's up mga kapobre, ayan may holes na. Ayan. So mga kapobre, yung gagamitin natin border sa ilalim ay ganito yung ginawa ko. Ayan, may butas sa gitna, tapos yung sa gilid kinakat ko yung sa gilid. Sabi nga nila para daw malakas. So, pag ganito yan sa loob mga kapobre, ganyan. Ganyan. So, yan mga kapobre, ayun na sa loob. Yan.
isang border lang yung ginamit natin mga kapobre. Tapos yung pagbutas namin nito kobre, kutsilyo na pinapainitan sa apoy. Tapos yan, dyan, ganyan. Madali lang mga kapobre. So ito po yun mga kapobre, yung PVC na malaki, tapos ito maliit. Ayan po mga kapobre, tingnan nyo. Yan mga kapobre, may butas dito, tapos dito lalagay yan dyan mga kapobre, dito ilalagay yan, tapos doon sa may bat. So ngayon mga kapobre, lalagyan na natin yung puksi yung sa loob mga kapobre. Dito lalagyan na natin ang epoxy dyan, dito lang sa gilid. Huwag yung may butas dito mga kapobre, huwag dito, huwag din dito, tsaka dito. Ang lalagyan natin ng mga epoxy mga kapobre, yung dito lang, tapos dito din sa kabila mga kapobre, dito tsaka dito. So ngayon mga kapobre, maghahalo muna tayo ng epoxy. Itong dalawa hahaloin to mga kapobre. Itong yellow na epoxy, taka blue, epoxy A. Yan mga kapobre, tama-tama lang. Yan. Tsaka kabila naman tayo mga kapobre. Dito sa kabila, yan. Yan lang mga kapobre. Tamang pasyensya lang kasi mahirap. Yan mga kapobre. Yan yung kalalabasan sa loob. Yung holes mga kapobre, yung dito. Dito tsaka yung tatlong holes, huwag yung lalagyan mga kapobre. So ayan mga kapobre. Tapos na nating lagyan ng epoxy yung sa loob pati dito sa kabila mga kapobre. So ang susunod nating gawin mga kapobre ay always remember mga kapobre, andito yung hole, yung paglalagyan ng maliit na tubo yung nyulin dito. So mga kapobre, ang gagawin natin is takpan natin dito. Yan, may isa tayong pang border. Hindi ito border sa loob, border lang dito sa takpan lang yan na ito. Takpan natin ito mga kapobre. Tapos lalagyan din natin ang epoxy para pag pumutok, hindi pupunta sa mukha natin mga kapobre. So yeah, arrange ko muna mga kapobre. So ito mga kapobre, tamang pasyensya lang talaga kasi mahirap. So ayan mga kapobre, na set up na natin. So ang gagawin natin next mga kapobre is lalagyan ito ng epoxy mga kapobre para pag pumutok ito, hindi matatanggal dito. Ganyan mga kapobre. Pag matuyo na ito mga kapobre, yan, siset up na natin. So sa bat, ganyan. So siset up natin mamaya mga kapobre kapag tutuyo na yan. So mga kapobre, ganito paglagay ng
epoxy. Hindi ko na ipagkita sa inyo mga kapobre kung paano ko ilagay ito. Yan. So may wire yan mga kapobre, galing sa isa dito papunta dito mga kapobre, dyan. Tsaka yung sa kabila mga kapobre, yan. Yan. Wire yan mga kapobre. Yan, papunta rin din dito. Ang kalalabasan yan mga kapobre, andun sa loob yung dalawa. Yan, kita nyo mga kapobre, yung dalawang wire sa loob. So this time mga kapobre, try natin kung malakas ba yung putok. Ito yung Flying Tiger. Flying Tiger yung gamit namin. So, isa, dalawa, tatlo, or apat. Pwede apat, pwede tatlo mga kapobre. So ayun mga kapobre, titignan natin kung may natatamaan tayo nito. So andito yung binaril natin mga kapobre.
Malayo to mga kapobre. Ayan mga kapobre. Tamang tama mga kapobre. So kapobre, napakalayo to yung bahay nyo natin. Ito. So doon tayo sa bahay mga kapobre. Diyan tayo. So ang natamaan natin mga kapobre ay ito. So parang malakas to mga kapobre. So yan na yung kabubuang tutorial natin mga kapobre. Siguro naman maintindihan nyo yun. Pagpasensya nyo na din mga kapobre yung boses ko kasi sa totoo lang mga kapobre, Bisaya ako. Hindi ako sanay magsalita ng Tagalog. Kaya parang pinag-iisipan ko pa mga kapobre kung ano yung sunod na isasalita ko, ibubuga ko sa bibig ko mga kapobre. So pasensya nyo na. Ayun lang nakakayanan ko. So sana nyo gustuhan nyo itong video na to. At saka huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and share mga kapobre. Don't forget then to subscribe my channel. Sana maawa kayo sa akin, i-subscribe nyo na mga kapobre. Tapos hit the notification bell para kapag mag-upload pa ako ng panibagong video ko, mga susunod na video ko, maging updated kayo mga kapobre. So ayan yung bahay namin mga kapobre. Halatang halata na mapobre talaga mga kapobre. So sa next day mga kapobre, tatry natin kung maka ano gawa tayo ng video yung firing mga kapobre. Iwan ko anong tawag doon. So tara, bye.